si Rizal. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolonda, o mas kilala sa tawag na Pepe, o Jose Rizal, ay sinilang noong 19 ng Hunyo taong 1861 sa bayan ng Calamba, Laguna. Ikapito sa 11 anak nina Francisco Ingracio Rizal Mercado at Teodora Alonso Riolanda de Quintos. Siya ay isang manggagamot, manunulat at nasyonalista kung saan siya ay naging inspirasyon ng mga rebolusyonaryong Pilipino noong panahon ng Kastila. Ano ang mga pinagdaanan niya bago siya kilalanin ang pambansang bayani ng Pilipinas? Halina sariwain natin ang bawat yugto ng buhay ni Rizal. Noong 3 taong gulang pa lamang si Rizal, natuto na siyang magbasa at magsulat ng abahala. Sa tulong ng karunungan ng kanyang ina, na walang sawang gumabay, nag-aruga at sumubaybay sa kanyang paglaki. Ika-10 ng Hunyo taong 1872, sa tulong ni Pasyalo ng kanyang kapatid, siya ay nakatungtong sa paaralan ng Ateneo de Municipal, kung saan na ipamaras niya ang kanyang husay sa pag-aaral at nagkaroon ng mas malawak pang kaalaman. Dahil sa kagustuhan ng kanyang ama, siya ay nagpatuloy sa kanyang kursong Pilosopiya at Letra sa Universidad ng Santo Tomas, kahit lingit sa kagustuhan ng kanyang ina. Mula naman sa payo ni Padre Pablo Ramon, isang rektor sa Ateneo, si Rizal ay nagkaroon ng pagpapasyang magpalit ng kurso, dilit iba ay ang medisina, dahil na rin sa kagustuhan niya na magamot ang kanyang ina. Dahil sa di pagkapantay-pantay na tingin at diskriminasyon mula sa kanyang paaralan, si Rizal ay nagpasya na lamang tumungo sa Madrid upang doon ipagpatuloy at tapusin ang kanyang pag-aaral. Itinuon niya ang buong panahon sa pag-aaral at ipinamalas ang kanyang galing sa singing. Si Rizal ay naglakbay din sa iba't ibang bansa sa Europa, kung saan nakita niya ang iba't ibang kultura at pamamalakad ng gobyerno at nagkaroon ng mga kaibigan at mga kasimpan. Sa lugar na ito na ilathala niya ang kanyang dalawang tanyag na nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Dito din nabuo ang La Liga Filipina kung saan nagsimula si Rizal sa kanyang pagsusulat ng mga artikulong laban sa Espanya sa pamamagitan ng paglalathala ng La Solidaridad. Mula sa pagbabalik niya sa Pilipinas, siya ay dinakip at pinatapon sa dapitan dahil sa kanyang mapangangas na pagsusulat laban sa mga Espanyol. Sa 4 na taon na pamamalagi sa dapitan, naipamalas niya ang kanyang pagkabihasa sa medisina at pagtaguyod ng iba't ibang proyekto. Dito niya rin nakilala si Josephine Brackett. ¶¶
lejos de ti. No puedo estar, ángel de amor. Vengo a verte. Si Rizal ay nabighani sa kanyang angking kagandahan sa unang tingin. At sa sandaling panahon, ninais nilang magpakasal dahil sa pukso ng kanilang mga damdamin. Mi alegraría si muriese por tu amor. Dito naramdaman ni Rizal ang tunay na pagmamahal at itinuturing na si Josephine ang kanyang huling tunay na pag-ibig. Matapos ang higit kumulang na 4 na taon na pagkakatapon sa dapitan, si Rizal ay nagkaroon muli ng pagkakataon makabalik ng Espanya. Ito ang huling pagkakataon na siya'y makalabas ng bansa. Ngunit bago pa lang siya'y makarating ng Barcelona, siya ay dinakip pabalik ng Pilipinas. Ikinulong si Rizal sa Puerto de Santiago habang ang kanyang kaso ay nililitis. Ibinaba ang hatol na kamatayan dahil sa kanyang mapangangas na panunulat laban sa gobyerno ng Espanya. At sa huling pagkakataon, si Rizal ay nagsulat ng kanyang pamamaalam na tula, ang Mi Ultimo Adios. Adios, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy alegre, la triste mustia vida, si fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por ti bien. Ika-30 ng Disyembre taong 1896. Dumating na ang araw ng paghahatol ng kanyang kamatayan. Apomar! Kargen! Apunte!